Nasa Makati RTC na ang bola, kung legal nga ba ang pag-void ni Pangulong Duterte sa amnesty ni Senador Antonio Trillanes IV. May bagong alegasyon naman ng Pangulo laban sa mga magulang ng senador. Saksi live si Victoria Tulad. Victoria? Pia, hindi natuloy ang pag-uwi ni Senador Antonio Trillanes IV kasunod ng nakalap nilang impormasyon na aarestuhin siya oras na lumabas ng Senado. Ibinasura man ng Supreme Court ang hiling niyang harangin ang utos ni Pangulong Duterte na arestuhin siya, alinsunod sa proklamasyong nag-void sa amnesty niya. Tagumpay pa rin daw ito para kay Trillanes dahil kinilala umano na huwag siyang arestuhin. This is the first time that they showed some semblance of independence. Pero ang sabi talaga ng korte, hindi sila ang dapat magdesisyon. Sabay banggit na binawi na rin naman ng Pangulo ang utos na pag-aresto. The court takes judicial notice of the categorical pronouncement of President Rodrigo Duterte that Senator Trillanes will not be apprehended, detained, or taken into custody unless a warrant of arrest has been issued by the trial court. Ang bola nasa Makati RTC ngayon. It is appropriate that the Makati RTCs should be given leeway in exercising their concurrent jurisdiction to hear and resolve the pleadings, motions filed by the parties as regards the legality of Proclamation number 572. Ang Makati RTC Branch 148 na may hawak ng kasong kudeta laban kay Trillanes, tuloy ang pagdinig sa Huwebes sa hiling na arrest warrant ng DOJ. Walang komento ang Branch 150 na may tinakda namang pagdinig sa Biyernes. Walang arrest warrant mula sa Makati RTC. Bumuwelta rin si Trillanes sa sinabi ni Pangulong Duterte na walang basihan ng amnestiyang ibinigay sa kanya ni Noy Pangulong Noynoy Aquino. Kanina kasi, muling binanata ni Duterte ang ibinigay na amnesty kay Trillanes. Kung sa Proclamation 572 ng Pangulo, sinabi niyang ang dahilan ng pagpapawalang visa sa amnesty ay ang kawalan ng application at ang hindi raw pag-amin ng guilt ni Trillanes. Kanina, ang ikinakatwiran na ng Pangulo ay mali aniya na si Noy Defense Secretary Voltaire Gasmin ang pumirma at nagbigay raw ng amnesty. Dapat daw ay si Noy Pangulong Noynoy Aquino ang nagbigay nito. Mali is mali. Hindi mo talaga makorek yan. And one of the glaring mistakes of the Aquino administration was to extend an amnesty. But the procedure was totally wrong. If the Supreme Court would disagree with me, then that is a new development on jurisprudence and I would accept it. Hindi daw valid yun dahil si Secretary Gasmin daw ang nagbigay ng amnesty. Mali po. Yung proclamation ng amnesty ay si President Benigno Aquino ang pumirma. Ayan, signed, President Aquino. Nasa official gazette, Presidente ng Pilipinas ang nagbigay ng amnesty. Ang sinasabi na may pirma ni Gasmin ay ang Certificate of Amnesty. Pero hindi naman ito ang mismong amnesty. Sabi lang nito ay kasama si Trillanes sa binigyan ng amnesty sa isang proklamasyon. Pero hiwalay na dokumento yan. Ito yon, ang Proclamation 75 ni Aquino na nagbigay ng amnesty kay Trillanes at iba pang nasangkot sa Oakwood Mutiny at Peninsula Siege. Yan ang nagbigay ng amnesty at ang nakapirma ay si Aquino. Nung in-execute na ito, in-apply po ito ng judiciary. So three branches of government ang sumunod dito sa proclamation na to. Meron po bang nag-question ito sa Korte Suprema regarding this validity? Wala po. Wala po, ano? So maliwanag ito, naghahanap ng lusot itong si Mr. Duterte dahil na blanco yung kanyang mga unang mga reasons. Muli ring iginiit ng senador na walang koneksyon ang grupo nilang Magdalo sa Communist Party of the Philippines. Kasunod yan ang pag-uugnay sa kanila ng Pangulo sa umani ouster plot na meron umanong patunay na bunga ng paniniktik ng mga dayuhan. Isang illegal na gawain. Season Magdalo, pati itong mga ayaw sa akin, they have combined. And we have the evidence. And we have the conversation provided by a foreign country. Sympathetic to us. I ask that it be declassified. Ipinagtanggol naman ng senador ang mga magulang niya mula sa paratang na ito ng Pangulo. Ang tatay niya nasa serbisyo pa.
ang siya na sa serbisyo na, sundalo na siya. Ang transaction ng karamihang supply sa Navy, ang nanay niya. Yung father ko po ay namatay noong 1998. At ang mother ko naman ay 84 years old. Ito po siya ngayon. May advanced stage siya ng Parkinson's disease. So hindi ko maiisip kung bakit idadrag ni Mr. Duterte ang aking magulang dito sa laban namin. You stick with me, Mr. Duterte. Dahil wala ka na maibato sa akin, idadrag mo pa sila rito. Siya yung supplier. I wouldn't know. High school pa ako. Live mula sa Senado, ako si Victoria Tulad, ang inyong saksi.